Ito na guys, magbabalot na ako ng catfish. So, kailangan ko lang ng ganitong plastic. Ito ay yung dalawa sliding plastic na Ziploc bag. So, kami, pinili namin na, di ba malaki na yung catfish, pero pinili namin na ikat lang siya ng ganito. Yan, maliliit lang siya, maninipis. Kasi sabi ng asawa ko, mas masarap daw yung crunchy. So, kailangan nipisan lang siya ng ganyan. Yan. Yan ang catfish. So, naka-fillet na siya. Yan. So, sa isang balot ay isang balot, isang lutuan lang din. So, ito lang yung laman ng isang balot ko. So, bali, lagyan ko ng tubig. Yan. Mga ganyan lang. Mga 1/4 lang sa plastic yung tubig ko. Tapos, bago ko ilagay siya ng paisa-isa. Ganyan. Yan. Lagay ng paisa-isa. Ganyan. Pwede nyo rin sulatan guys ng pizza dito para matandaan nyo kung alin ang una at alin ang bago. So, ganyan guys. So, ganyan na. Ilalagay na sa freezer na ganyan. Na ganyan. Pwede nyo rin tanggalan ng hangin para hindi siya lumubo. Kasi lumulubo eh. So, tanggalan ng hangin. At i-flat ng ganyan. Ako lagi ako naka-flat ng ganyan guys. So, yan. Yan. So, bali dalawang balot ang ginagalagay ko sa ganyan. Tapos, i-double ko siya ng plastic. Yan. I-double ko siya sa isa pang Ziploc bag. Yan. So, ganyan ha. So, bali yan. I-seal mo lang ng ganyan. Seal mo ng ganyan. Tapos, bali guys, lagyan mo ng pangalan yan. Kasi sa amin, linilagyan ko ng pangalan catfish. Ganyan. Tapos lagyan ko ng pizza. Para paglagyan ko ng pangalan, ganyan. Madali ko siyang makita kasi marami kaming naka-imbak na isda doon sa freezer. So, kailangan may pangalan. Para pagkuha ko, alam ko na kaagad kung catfish, crappies, o kaya striped bass. So, yan lang guys. Okay. Hi guys, ito na sa mga nagtatanong sa akin kung paano ang lasa ng catfish, kung masarap ba. Kasi ang iba kasi ayaw kumain ng isda sa tabang. So, ito, parang masarap naman para sa akin guys. Depende lang siguro yan sa pagluluto o kaya sa pag-timpla. So, ito, magluluto ako ngayon, naka-defrost na ako. So, yan, kailangan ko lang silang tuyuin dito sa paper napkin. Yan. Kailangan tuyuin mo sila para pag nagluto ka, hindi matubig kasi nga, di ba, dinipros natin. So, ganyan lang, kaliliit lang yan, guys. Para siya ay hindi mat... Kailangan kasi ang catfish, lutong-luto talaga siya. Talagang deep fry siya na lutong-luto siya talaga. Hindi yung half-cook. Kailangan siya ay medyo crunchy para masarap at hindi malangsa. So, ito... Kailangan mo lang siyang defrost at saka alisan ng tubig. So, ilagay mo siya sa paper napkin o paper towel. Mga ganyan. Yan. Para pag nag-fry ka, hindi siya pumuputok. At kumapit yan dyan ang ating mga seasoning na mga ilalagay. So, ganyan lang guys. Yan. Okay. So, yan lahat ang aking lutuin na yun sa aming hapunan. Yan. Yan, ganyan lang siya. Yan, maliliit lang siya. At saka, napaka puti talaga ng laman ng catfish. Kasi inalisa na yung, inalisa na ng taba. Ang taba kasi nito, medyo pula. So, yan, indi-indiin nyo lang ng ganyan, guys. Oh, di-indiin lang. Di-indiin lang. Oh, so, nakita nyo? Oh, nakita nyo, talagang basa siya. So, nandiyan na yung tubig. Nag-absorb. So, di-indiin. Para maganda yung kinalabasan mamaya sa pagluto ko. Ayan, oh, ayan. Pwede nyo palitan. Lagyan ng bago para talaga siya matuyo. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan. So, ayan. Tapik. Oh, tignan nyo guys. Basang-basa pa rin, oh. Pero pinatulo ko na yung sa strainer. Oh, ayan. Basang-basa siya. So, ayan. So, itabi muna natin siya. Ito naman ngayon ang aking mga seasoning para sa aking pag-fry niyan.
So, kailangan ko nito ng, ito ay powder ng Creole fish. Creole fish. Ito naman ang cayenne pepper. Okay? Ito naman ang garlic powder. Ito pa ang black pepper. Yan, yan ilagay ko. At cornmeal mix. So maglagay ako nito. Hindi lang flour, maglagay ka rin nito para maganda ang mix niya. So texture niya. So mga maglagay ka ng mga ganito. Isang sandok ha, hindi isang kutsara, isang sandok nito. Yan, isang sandok. Ilagay ko dito, dito ko sila minimix. Yan. So, yan. At saka itong all-purpose flour. Yan. Ilagay ko yan. At tansyahin nyo lang guys kung gaano karami naman yung lalagyan nyo. Kasi hindi naman talaga siya balot na balot talaga. Konti lang yan. Isang sandok at kalahati. Isang sandok at kalahati ng all-purpose flour. Yan, isang sandok at kalahati. Yan na. So, ito asin. So guys, kailangan may asin. Okay. Asin. Yan. Tak, 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 tak lang ng asin. Okay. Asin. Oh, black pepper. Yan, ganyan lang kayo. Toro, tak, 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 tak lang. Hindi naman talaga karamihan. Hindi lang yan sa inyo kung gusto nyo ng maanghang. Ito. Garlic powder. Garlic powder to. Yan, tak, 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 tak. Ito, garlic powder, mas medyo marami-rami ng konti. Siguro mga isang kutsara ito. Yan. So, ito maanghang. Ito maanghang to, guys. Ha? So, yan, maanghang yan. So, huwag nyo rin damihin kung ayaw nyo ng maanghang. Sa akin, konti lang yan. Yan. Kasi parang sili yan eh. Yan, yan. Ayan, ganyan lang. At, ito, natanggal kasi ang balot, ang kalagay ito, Creole seasoning para sa isda. So, ito, yan, tak, 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 tak. Ito siguro ang ilalagay nito ay mga dalawang kutsarita para mas malasa siya. Yan, dalawang kutsarita, yan. Okay. Yan. Tapos, yan guys, alog-alogin lang. Yan, alog-alogin lang para mag-mix sila. Yan, alog-alogin. Yan, so ipapasok nyo dito ang isda at ganyan, alog-alog din. Tapos i-fry, yun, tama na. Pwede na siya na. At hintayin yung maging golden brown yung isda. Yung medyo toasted talaga siya, yun ang masarap. Yan. So ito, yan. Pwede na rin siyang tatakan ng konting asin para manuot talaga yung asin niya. May lasa. Kunti lang, hindi naman lahat. Hindi naman masyado marami. Kasi may asin na rin dyan. May asin na dito eh. So, wag nang kadamihan ng asin. Kunti lang. Yan. Yan, ganyan. Oh, ito. Ito, isa-isahin ko mamayang ilagay pag ready na ako mag-fry. Pag mainit na yung mantika ko. Sa ngayon ay hihintayin ko muna mag-absorb talaga yung tubig niya dito sa paper napkin. Kasi kailangan natin na matuyo siya. So, ito. Palit-uli. Ganyan. Ayan. Ayan. So, hintayin na lang na mainit yung mantika at ilubog. At mamaya pa kasi ako mag-fry pag mag-dinner na kami.
para mainit pa siya pag bago kami kumain. Kasi pangit naman pag malangsa pagka na lamig na eh. So maya maya pa ako mag-fry. So bye guys. Sana ayan, pag nag kumain kayo ng catfish ay ganituhin nyo. Kasi hindi naman pangit naman yung catfish na ipapaksiw natin katulad sa atin dyan. Hindi pwede. So kailangan yung catfish ay fry lang talaga. Hindi rin pwedeng i-bake kasi nagsubok ako dati na i-binico. Parang hindi siya mas maganda yung amoy. So, na-realize ko na okay lang pala siya pang fry lang talaga. Yan. Okay, bye guys. Mamaya titingnan ko kung ma-share ko kung luto na siya. Bye. So, ito na guys. Ito na siya. Lagay natin sa paper napkin ulit. Yan, ganyan, no? Yan. Ganyan lang siya. Hindi siya makapal ang breading. Manipis lang talaga ang breading niya. Yan. 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 Yan siya. Ito naman, uga-uga lang. Yan. Hindi ko linagay guys sa itlog ha. Na binate. Kailangan ganyan lang siya dry do. Dry na may flour siya kanina na tinimpla ko. Tapos yun na ilagay na natin. Isa-isa. Ganyan. No, ganyan. Hindi yan nakalagay sa itlog. Ayoko nang may itlog kasi kumakapal yung breading niya. So ganyan lang. Yan. Maglagay lang tayo ng kung ilan lang ang laman niya, huwag nating sikipan. Yan. Yan na. Yan. So, lagay dito uli. Yan. Ganyan. Lagay dito uli. Sa flour na may timpla. Yan. Takip. Tapos, uga-uga ng ganyan para ma-lagyan siya ng flour. Hindi kailangan natin lagyan ng itlog. Akin ayoko nang may itlog na ganyan kasi ang kapal-kapal na tuloy ng breading. Mas makapal pa sa isda. So, ganyan lang ang akin. So, ayan guys. Eh. Ganyan lang. Ayan. Ayan. At ganyan lang. Ayan. Ulit siya. Mayroon tayo ng green brown. At again ulit. Yan. Okay. Bye guys. Alam ko marunong naman tayong lahat mag-create. Kaya dipindi lang yan sa atin kung anong gusto natin. May itlog o wala. Sa akin kasi flour lang. Kaya dipindi lang yan sa atin. Okay guys. Thank you. Bye-bye.